Okay. Ang masasabi ko lang, it's a process. Hindi siya yung instant na isang gabi, accepted mo na lahat. Kahit ako mismo, hindi ko din siya, hindi everyday nilalove yung sarili ko. May times na sobrang down. Pero, tandaan mo na, success is not a straight line. Wow! Yung self-love, parang success in self-love is not a straight line. Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kamusta kayong lahat today? Yes! Usad na po ang Kuda Serye. Ito po ay episode number, hindi ko na alam. At itong magiging kakudaan at makakakwentuhan natin ngayong episode ay isa na naman pong aking college best friend. So, sabi ko nga sa inyo, kami-kami lang to. Huwag na kayo mag-expect na, diba? So, papapasukin ko na muna siya bago ko siya introduce. So, ilang beses ko na rin siyang nabanggit dito sa podcast, kaya baka kilala niyo na rin siya. Let's welcome Chris Dulay Kringi Pasok. Hi! Hi mga kadasters! Wow! Hi there! Kakudaan! Mga kakuda! Mga kakuda! Kakuda? Kakuda? De, wala pa akong tawag sa mga kakuda serye listeners. Wow, mga listeners! Wow! Teka, musta ka naman? Wow! Tema. Okay naman, te. Nakaset up ang aking background. Salamat. Ang kinakabahan ako, feeling artista, Char. Kinakabahan ka. Alam mo, lahat, halos lahat ng mga naging guest ko ay kinakabahan. Ako rin naman kinakabahan as a host. Hindi, pero tayo, ano nga, sinasabi ko nga, kwentuhan lang to as in kudaan lang. Parang normal na nagkukwentuhan lang tayo, ganyan. So, huwag ka dyan kabahan. At salamat sa pagsaset up ng background mo. Sa mga nanonood sa YouTube, nakikita nyo na din na this is my new hero, Eva. Kumusta kayo? Wow. Bagay na so, bagay. Thank you, Tess. So, si Kring, ayan na. Sino ba si Kring? Bakit siya ang napili ko? At ba't may tumatahol na aso? Gusto mo bang patahimikin muna? Ayan na, dinner. So, ayan, si Kring po ay aking college best friend din. Yes. Ang dami kong best friends, no? Pero, isa si Kring talaga doon sa mga sobrang naging close ko nung college hanggang ngayon po. Pero sa totoo lang, trivia, si Kring yung unang-una kong nakatabi sa klase. Unang-unang klase ko sa UPLB, 2008. Sinabi pa yung taon. Sa Mat-11. Sabi ko, shit, eto na, may magiging friend na ako. Kinabukasan, si Tanga lumipat sa unahan, pabimbo. Yung pogi naman na instructor natin, no? Oo nga, sino nga yun? So, ayun. Limutan ko na din. Hindi ko na maalala pangalan. So, si Kring, kung ang friendship, ang friendship namin ito ay sinubok na rin po ng panahon. Yeah. Oo, pero until now, isa pa rin siya sa mga best friends ko talaga. At kung may common po kaming laging pinag-uusapan, pinagchichikahan. Alam ko na pag dun sa, may episode na tayo more na how to be fit, how to be healthy. Pero lagi din kami, isa rin si Kring dun sa mga friend ko na usapan lagi namin ay paano magpapayat, ganyan, te. Na, kasi parehas po kaming may malaman. Gets? So, ang gusto namin i-share sa inyo, paano ba namin na-embrace yung kami as ganito na chubby, mataba? So, ano yung process na napagdaanan namin? Ano yung mga struggles? At paano namin na-accept ang aming mga sarili? Kasi kung nakikinig na kayo ng Kuda Serye, lagi ko itong sinasabi sa podcast na love yourself. So, ayun. Ito ay paano mahalin ang sarili. Just, okay lang ba, te? Na yun ang ating pag-usapan. Hindi, ikaw nagsuggest nito, Fer. Of course, te. Sobrang gusto ko rin itong pag-usapan talaga. Mm-hmm. So, te, ikaw muna ang mag-share. So, simula ba bata, chubby ka na? Ano yung pinagdaanan mo simula bata dahil sa iyong katawan? Sure na. Ang kwento kasi yung mother ko, super payat, slim talaga sa family niya kasi mga mestiza.
Pero sa father side ko, lahat sila chubby, as in bilog, magkakamukha kami. Eh dahil dun, dito ko nakatira sa Kalamba, yung kinalakihan kong environment, yung mga tao, mostly mga payat, ganyan. Tapos parang high school ako, ang chubby ko na, super chubby na. Di ba high school, parang nasa puberty stage ka na. So yung katawan mo, yung hulma na katawan mo, parang yun na yun, nakaset na. Lagi ako nakocompare sa nanay ko. Kasi sa mami, petit, slim, ganyan. Oh, parang mas malaki ka pa sa nanay mo, ganyan. Yan ang laging comment sa akin. So parang na-build yung body image ko na, na yung tinatawag na parang insecurity, high school pa lang, naramdaman ko na. Mm-mm. Ako naman, nung bata ako, payat ako, gusto nyo pa magpakita ako ng picture. Tapos, nung mga grade 5, ayan, dyan ako tumaba. Hanggang buong high school ko, mataba ako talaga. Parang insecurity ko talaga yan. Yung andami ko na ding mga napagdaanan ng mga panunukso. At parehas tayo, te. Yung, ano naman, father side ko ang mga payat. Kasi mga lalaking mga mapapayat. Mm-hmm. Ang kadamihan. Tapos kay mother, ayun nga, te, lahat kami mga pinsan ko, majujubis talaga. Mahihilig kumain. Pero alam mo yung dahil nandoon ako sa circle na mahilig kumain, ay, mga majujubis, parang sanay ako na ako pa yung payat sa aming lahat. Gets mo? Mm-hmm. Parang ganon. Pero, ayun nga, sobrang insecurity ko din siya, lalo na nung pag tinutokso na ang taba mo, ganyan, tapos parang sayang, parang ganun sinasabi kasi sayang, maganda sana, kasi as in napagdaanan ko naman na sobrang ang, nung payat ako lagi ako muse feeling yeah yung kumisang sa liga ng basketball, hindi na sa saman to ha. Tapos ayun nga, parang nagulat yung mga tao na nung high school, ang jumubis ako. So, te, bakit? Ago. Siyempre, puberty kasi. Mm-hmm. So, doon talaga na-develop yung katawan natin. Tapos, hindi mo naman siyempre, well, nung bata tayo, wala naman social media nung high school. Uh-oh. So, hindi masyado yung parang body shaming. Ang matatanggap mo na body shaming, doon na lang sa mga kamag-anak. Mga kalaro. Ang gandang babae, kalaro, ganyan. Mm-hmm. Tapos, feeling ko din factor na, kaya nung high school ako, hindi ako masyado maporma. Kasi feeling ko, hindi ko deserve na magdamit ng maganda, hindi bagay sa akin, kasi matyabo, ganyan. May mga ganun na na-build sa akin ng high school. Pero, ang kinaganda naman, yung pagdating ng college, syempre, mas malaya. Madaming possibilities. Tapos yung mga tao pa sa atin, hindi naman din ganun ka laking bagay dati, yung mga outfitan, di ba? Oo. Yung college tayo. Siguro maganda rin na sa UPLB tayo nag-grad. Hindi uso sa UPLB yung binubuli yung katawan. Ikaw ba? Oo. No, parang hindi ko din naranasan sa UPLB na sa mga klase, pero nung high school te, yun talaga na binubuli ako. Pero alam mo, minsan hindi ko alam kung ano to. Parang ano to eh, parang issue to sa mga parang nararanasan din to ng mga LGBT na parang kailangan mong may mapatunayan para hindi ka nila tuksohin. So, nung high school, te, honor-honoran ako, honor student ako lagi, na parang hindi rin ako sobrang nabubuli dahil meron akong sinasabi. Gets mo? Parang nawawala din na, mataba to, pero matalino to. Parang ganun. Parang kailangan may gawin ka din para mabura sa mga paningin ng mga tao na mataba ka. Hindi ka na-define ng isang property ng Pero tingin ko, isa good thing naman kasi at least natatanggal yung focus dun sa weight mo kapag meron sa napakatunayan na hindi ka lang about your body. Diba? May pressure na lang, syempre, kung yun yung gusto mo na mag-stand out sa'yo. Oo. Pero sana hindi ganun. Yung parang ang point ko naman, para sana hindi gano'n, na parang kung anumang itsura mo, anumang size mo, ay mamahalin ka pa rin, or tatanggapin ka rin ng mga tao. At saka parang,
Ito na lang siguro, may share lang ako sa'yo. Ay, yung pag-usapan natin, yung kay Angel Oxy. Nakita mo yun, te? Yung nag-viral yung photo ni Angel Oxy. Pero, ang mga comment ng tao na, si ano, parang maganda pa rin si Angel, kahit mataba, ano pa rin siya, dahil may mga ginagawa siyang maganda, di ba? Parang kahit mataba siya, tumaba siya, ay, ano, parang dapat hindi natin siya binubully or binabody shame. Pero, for me, hindi siya fair. Parang, sinasabi nyo lang yun dahil si Angel Locsin yun, pero bakit sa ibang mga tao, hindi nyo yun gawin? Gets mo? Parang, oh my God, sana ma-express ko yung sarili ko ng tama. Nag-gets mo ba? Oh, parang nag-gets ko na parang, ba't kailang i-equate yung ginagawa niyang kabutihan? Oo. Parang sa ano, parang in-negate, parang sinasabi mo na in-offset ng kajubisan niya, yung kagandahan ginagawa niya. Parang ganun yung pinupwede. Oo, yun. So, thank you for clarifying. Yun, parang, pwede bang okay, tumaba siya, pero ang dami pang sinabi ng mga tao na kahit mataba siya, madami naman siya nagawa. Pero kunyari, may isang influencer na tumaba, kunyari, pero masama ugali. Si Ariana Gray. Na maganda. Tapos gumawa siya ng something good. Ang sasabihin lang na Ariana Gray did something good. Parang ganyan. Nagawa ng charity. Pero hindi na parang sabihin na kahit mataba siya or ano. Parang ganyan. Tingin ko. Oo. Gets ko yun. Yung parang ang laging bakit laging ang katabaan ang napapansin? Yun, pansin. Sige, pag-usapan natin yun, te. Ikaw, na-experience mo ba yun na lagi na lang pag may reunion? Ay, tumaba ka? Ay, pumayat ka? Bakit ganon, no? Ikaw, na-hurt ka ba kapag ganon? Oo, na-hurt ako. Pero, syempre, itadaan mo minsan sa humor. Kasi, may nabasa ako before na huwag mong hayaan na i-bully ng ibang tao yung sarili mo. Parang, lalo na syempre, na huwag mo i-bully yung sarili mo. Parang, ano nga bang, nakalimutan ko na yung quote na yun. Basta parang ganun. Don't huwag be a bully on yourself, don't let others bully on you. Bully on you. Bully you. So parang ganun, pagka may mga comment na ganyan, nararanasan ko din syempre yan. Una pinapansin talaga yung una na physical, syempre, physical attributes. Ay, tayo, tumaba ka. Ang ginagawa ko. Oo. Ganun. Pero ang dahil sa dami-dami na na-experience kong ganyan, na-realize ko na kailangan kong ipakita na hindi lang ako, there's something more beyond that physical appearance. Kunyari, ano ba? Yun, dalhin mo yung sarili mo ng maayos. Maayos sa damit, ganyan. Para at least kung mapansin man nila na tumaba ka, pwede mo sabihin sa kanila, oh, pero maganda naman. Maganda pa rin. Blooming pa rin. Parang i-shift mo yung focus na, wait, hindi lang ako chubby. Kita nyo ang ganda ng hair ko today. Bagong kupit ako, ganyan. May maayos akong trabaho. Oh! Gets? Bakit ang pinapansin nyo lagi ay ang aking... Wait, not, gets ko, tama. Na-shift mo nga. Na parang ang hirap, no? Parang lagi nating may pat... Na parang ang hirap niya din na... Lagi nating kailangan may ayusin. Lagi nating kailangan may patunayan. Pero wala, ganun din talaga. Ganun, parang mahirap man tanggap eh, pero ganun yung society natin. So, kailangan ding mag-adjust ka. Oo. No? Yes. At saka, yung standards ng society ngayon. Mm-mm. At i-accept mo ang sarili. Buti na lang din, yun nga yung sinasabi mo na magdamit ka ng maayos. Buti na lang din may mga plus size na mga, ano na, brand ng clothing, di ba? Parang, yung society din, medyo nag-a-adjust na din siya. Parang ganon. Tama ba? Mm-hmm. Oo, okay. Tama. Saka lalo na ngayon na ma-realize mo na, ano ba, ang dami kong gusto sabihin. Yung isa, syempre yung social media nga, it's a good and bad thing. Bad thing kasi syempre pwede kang pag-testahan nung tumaba ka pa nga, ganyan-ganyan. Mag-post ka na naka-swimsuit, tapos pag mataba, walang karapatan ng swimsuit, maraming comment, ganyan. Uh-oh. Pero minsan din, yung social media, pero hindi siya nagagawang maganda. Pag yung friends mo ay yung tamang set of friends, mataas yung body positivity. Na parang, wow, ang fierce, ganyan. Oo, confident, ganun. Oo, may mga, tingin ko ka, talaga kailangan piliin mo yung people na kayang magbago ng, people na kaya kang supportahan. Oo, gets. Oo. Na parang, in fairness nga din, parang yung mga napili kong mga tao, mga friends na talaga, ay,
hindi mo na-feel na mataba ka kapag kasama mo sila. Meron na pala si Dustin, lagi ako niloloko. Pero yung layo ba ako mga kaibigan? Dustin Banyas, episode number 2. Joke lang. Hindi, lagi lang kasi kami nagkukupala nun. Pero, yun nga, yung mga tao sa paligid mo, kung hindi naman nila pinapa-feel na mataba ka or malaki ka mm-hmm. kumpara sa kanila, di ba? Ganun. Yun nga din, te, yung pagsabi mo sa pagpo-post ng kukari na ka-swimsuit. Noong una, te, di ba nga sobrang insecure ako sa sarili ko na sa shape, ay sa mm-hmm. ano ko, katawan ko, na mataba ako. Pero nung unang-unang beses na nag-post ako ng parang fierce na pa-sexy, yun yung grad picture natin eh. Grad photo. Kaya ang daming natuwa, confident daw, nakaka-boost din siya ng, yun nga, ng self-confidence. At parang after nun, lagi na ako nagpo-post ng mga swimsuit photos, parang mas na-embrace ko na talaga yung sarili ko na, syempre, yung mga binibili ko rin yung swimsuit, ay, yung para sa akin, yung bagay sa akin, parang alam ko na kung anong bagay sa akin, ganon. Parang, dahil dun sa natutunan kong ng mahalin yung sarili ko. Ayun na, alam ko na din yung mga anong bagay sa akin, anong mga dapat ko pang gawin para i-flaunt kung ano yung meron ako. Ikaw ba? Ganun din sa akin. Parang hinanap ko kung ano yung pwedeng makatulong sa self-esteem. Mostly, ano ba, na meron kasi akong cycle na kunyari, isang pag may menstruation, for example, bloated. Mm-mm. Tapos, nadadown ko yung sarili ko kasi feeling ko na mag-bloated, ano, mababa yung self-worth kasi hindi kasha yung damit or something, ganyan. So, ang na-realize ko through the years, ang nakakatulong pala talaga ay meditation, yung mga breathing exercises, yoga, kahit yung mga exercises lang na ano, diba? Ayun, para to remind yourself na yun nga, na may, there's more to you than your weight. Ganun. Saka, yun nga, meron mga options na ngayon na para sa atin, mga jubisan. Yun nga lang, you have to accept na hindi lahat ng gusto mong suotin ay may available na size. Parang kailangan mo talagang hanapin. O kunyari, magbabanggit ng brand mo. Yung For Me na damit. O, yung For Me, shout out to For Me. Favorite brand, o. Ayan, pang mga, pang mga chabihan na girls, yung mga damitan doon. May ganun pala, te. Parang nakakadagdag din siya ng self-esteem. Yung pag-yoga, pag-meditation. Hindi ko yun alam. Yung ganung keme. Para kasi pag nag-yoga ka, nagkakaroon ka ng, or kahit anong meditation, nagkakaroon ka ng sense of gratitude sa maliliit na bagay-bagay. Na parang thankful ka just to be alive. So, yung problema mo about your weight, it becomes small. Na dati, kunyari, pagka sobrang bloated ka or feeling mo mataba ka, parang yun lang naiisip mo. Nada-down ka. Pero pagka nag-meditate ka, nag-exercise, kanya, breathing ML, ganyan, yoga, parang it will remind you na there's more to life. Ayun na, ang sarap mabuhay. Di, ano lang, weight lang yan. Ano ka, parang ano ba. Madami pa akong something about myself na more, ano ba, yun, makakapag-update sa sarili mo. Oo, pala. Natry ko na rin kasi mag-yoga. Ang ganun nga na parang laging sobrang positive na parang i-appreciate yung mga nasa paligid. So, sige nga, makapag... Pero mga konting beses pa lang ako nag-try ng yoga eh. Pero yun nga, no, tayo, habang mas tumatanda tayo, mas dead man na tayo nga sa sinasabi ng iba. Saka ano, dati kasi parang takot ako ng short, lagi ako naka-leggings or naka-pants. Yung mga ganun, para to hide your flaws. Pero ngayon, kaya may kahit malaki pata ko, ito yung gusto kong suotin. Ito yung tingin ko na bagay sa akin. Diyan ka comfortable. Oo. Saka Maria, dadating sa time mo na pagtanda mo na you will learn how to care about sa sinasabi ng ibang taong, ano ba? Parang you will care only about the people who you care about. Basta kung ano yung... English kasi nahirap. Parang ganun. Oo nga eh. Basta yung hindi ka... Wala ka ng pakialam sa sinasabi ng ibang taong, wala ka naman din pakialam sa kanila. Ang ganda natin. Tama. Yung parang kunyari, nakasakay mo lang sa jeep na tingian ka ng masama. O, nasa man, jubis, ganyan.
sino ba kayo? Hindi nyo naman ako kilala. Tama. Na parang, pag tumatanda ka na, wala ka nang pakialam sa mga sinasabi ng wala. Tinagalog ko lang. Nang wala ka namang pakialam sa kanila. Thank you para doon sa mga mahirap mag-English para ako. Uy, pero ang ganda nun. Parang ganun nga, na parang, oo, di ba, you use your, ang energy mo, isipin mo yung energy mo. Isipin mo na lang yung energy mo. Ito lang siya, 100%. Tapos, kung uubusin yung energy mo, kakaisip doon sa sinabi ng tao na yun, sayang naman yung energy na yun. Bakit hindi mo na lang ibigay doon sa, nag-care ka talaga ng mga tao. Parang ganun siya. True. Saka te, pag tumatanda na din, mas na-hurt ka kapag ang negative comment sa'yo ay yung about sa pangloob mo, yung personality. Pero pag paglabas na, wala ka lang pakialam. Kasi ayan na yan. Dahil nga na-accept mo na yung sarili mo na ganyan ka. Wala ka na masyadong, kuwari, yun nga, ang taba, ang ganyan, laka ng puwet. Wala na akong magagawa kahit magsabihin nyo dyan. Pero pag superficial na siya. Oo. Pero kapag sinabi, ang sama na ugali, yun ka mapapaisip. Siguro, hindi ko alam kung ganun talaga in life. Kasi values na yun. Pag values nga. Yun nga, na masyado nang, alam, parang bata-bata ka pa kasi. Well, ako ha, nung bata-bata. Oo. Medyo mababaw pa yung pagtingin ko nga, na parang physical, ano, ganyan. Yun pa lang yung tingin mo sa tao. Pero pagtanda mo, ma-realize mo na mas mahalaga yung mga hindi nakikita. Parang sa little print. Na what's inside is more important than the outside. Yeah. Pero totoo, di ka. Hindi naman magtatagal. Yung totoo mga kaibigan mo, hindi magtatagal dahil maganda ka. Oo naman. Hindi dahil mahal ka nila. Adami mo quotable. Diba? Totoo. Kahit sa trabaho, kahit ano itsura mo, kung magaling ka talaga, may potential ka, makikita at makikita yon ng mga tao. Tama. Pero ito naman, kunyari, may iba naman kasi talaga na gustong magpapayat kasi para maging healthy, like yung isang kongang episode with Heidi Kilo. Please listen. Hi! Ayan. Pero, ba't ganon, no? Kapag ang mga matataba, eto na, magsa-start na sila ng pag-exercise, may nasasabi pa rin yung mga tao. Pansin mo ba yan? Oo, lalo sa gym. Kaya sa gym, ayun, parang kaya hindi ako fan ng gyms. Hindi ako nag-gym. Ah, isang beses pa lang ako nag... Tayo na nag-boxing tayo nung college. Tsaka, hindi ako fan talaga ng mga gyms. Nako, ano ako, nako-conscious ako. Tapos, ano mo yung tinitingnan ka ng mga tao? Parang feeling mo, gina-judge ka. Or di lang talaga ako comfortable. Ba't nga ganun no na eto na nga ay nagiging tinatry ko na maging mas fit at mas healthy pero may nasasabi pa rin sila. Kahit na mga kamag-anak ko, ganyan, o mga office mates or kakilala, pag nakita ko na ng gym, sabihin, wala namang epekto. Hindi gym ko ba talaga? Mga ganyang comment. Naniniwala ako na kung gusto mo talaga, yun yung way mo para ma-achieve yung goals mo in life. Yun eh, goal mo, magpapaya talaga dahil gusto maging healthy. Yaan mo sila. Oo, totoo. Yun nga din. Parang shinare ko lang na ang unfair ng mundo sa mga matataba at mga ano na laging may sasabihin pa rin kahit anong gawin mo. Diba? Gusto natin ditong ipaano sa episode na ito na sana hindi na ganon. Sana wag nang maging ganon. Wag nang mapaging judgmental or... Pero meron akong gustong i-share sa'yo. Meron din akong, ano, feeling ko ito na yung tamang pagkakataon. Tukoy nga sa sabi mo nga sa mga, kung para sa'yo ba yung mag-exercise, parang gano'n. Yung, paano, parang ang unfair para sa ating madudubi na pag may goals tayo about physical, pag may physical goals tayo, parang na-judge. Mm-mm. So yan, ito ang aking, meron akong vision board. Sa mga listeners, may pinapakita mo siya. Go. Gusto ko may prop siya dala. Meron akong vision board for myself. Oo. Kapate. Ah, sige, go. Gusto ko lang i-share. Maganda din siyang para ma-review ko siya for semi-annual review of the goals. Uh-oh. So yan. Kung makikita mo yun nga, gusto kong mag-yoga. Ito to achieve self-love nga. Kasi talagang malaking factor sa buhay ko yung parang na-shame ko yung sarili ko, nabubuli ko sarili ko dahil sa
Kasi ba, may times na nasa-stress eating pa ako, ganyan. Yeah, so gusto kong ma-achieve yung parang kalmado ka na natatanggap ko yung sarili mo no matter what. Tapos, pagdating sa eto, yan. Dati, ang goal ko weight, parang dapat lose 10 kilos, lose ganito, quantitative, kasi sabi nila, smart targets daw, di ba? Pero na may nabasa ko na dapat daw, pumili ka ng something na sustainable, yung gusto mo talaga, parang hindi, parang yung number, yung weight, yung weighing scale, yun lang yung parang maging byproduct kapag achieve ng goal niya. For example, gusto ko matuto mag-bike. So along the way, pag natuto ko mag-bike, ma-achieve ko yung quantitative goal na body weight. Yun, pati yung free diving. Ayan. Yun, parang ganun. Parang hindi mo maisip siya na minsan kasi may time na feeling ko pinaparusahan ko sarili ko just to compensate dun sa mga kinain ko. Ganun. Which is wrong talaga. Mm-mm. Ang ganda to yung na-share mo na may pa-vision word ka. Parang may vision work, may pa-assignment. May pa-assignment po. De, parang nakita ko na yan, pinakita mo na sa akin nung natulog ako sa yun isang beses. Hindi ko pa yan, yan yung hindi ko nga, ang daming nagtitip nga na ganyan na magkaroon ka daw ng vision board. Baka gawa nga yan. So parang inaano mo sa mga listeners na magkaroon ng na goal na hindi, yun, tam, ang galing nung sinabi mo. Na dapat i-message ko rin yun sa sarili ko kasi everyday pa rin akong tumitingin sa timbangan kasi nga may goal ako na number ng kilo na malose pero kasi nga parang gusto ko pa rin talagang mag-lose ng weight. Ano ba yun, te? Parang ang nega, ano ba? Parang ang hypocrite ako ba? Ito pinag-uusapan natin pero gusto ko pa rin mag-lose. Tapos na-realize ko na mas gusto ko ngang mas maging energetic na to do the things na mas gusto na gusto kong gawin. Like, ayun nga, nung napansin ko na tumaba ako, pag umaakyat ako ng bundok, nahihirapan ako. So parang sabi ko, gusto ko mag-lose ng weight para pag next time na umaakyat ako ng bundok, mas magaan na ako, ganun. Pero mas dapat pala, ganun ko siya tignan. Dapat pala, kailangan ko mag-lose ng weight kasi gusto ko pang mas maging energetic, mas kaya ko pang gawin yung mga gusto ko pang gawin. Yan, yun yung napulot ko dun sa shinare mo. Oo. Dapat meron kang end goal. Mm-hmm. Para mas maalala mo yung purpose ng ginagawa mo. Not just to lose weight, not just yung numbers mo. Mm-hmm. Sakas din siguro para mas baka kain palalo. Kasi mahilig ako kumain. Parang eto talaga ako. Swerte talaga nung mga hindi na ang lalakas kumain pero tumataba ako. Konting kain ko lang, tataba ako. Parang yun na lang din siguro yung motivation na dahil gusto ko kumain, sige, mag-exercise ako. Tsaka, Nate, naalala ko din yung sinabi ni Hyde. Eh, nasabi niya na focus on eating healthy. Tapos kung may gusto kong kainin, tikman, in moderation lang. Yun naman kasi talaga yung self-love. Yung parang dapat conscious ka dun sa pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Hindi yung basta yun, parang conscious ka sa pinapasok mo sa katawan mo dahil yun yung magiging source of energy mo eh. Kaya ako, nag-agree ako na kung gusto mo talagang kumain, hindi ka kumain, kumain ka kung anong gusto mo, but make sure na makikinabangan ang katawan mo yung pinakain. Kasi ang pagkain talaga, di ba, sa mga ancient times, kinoconsider talaga as fuel for the body. Parang nagkaroon na lang ng mga fast food, processed food, hanggang sa nag-shift yung pagtingin sa pagkain na hindi na siya fuel for the body. Naging comfort na siya. I agree doon sa sinabi mo. Ayun, te. So, kunyari may nakikinig sa atin na listener. Malamang listener nakikinig. Na parang until now, they are struggling to embrace their self. What the baba? Take three. Theirselves. So, te, kunyari may nakikinig sa atin na nakikinig sa atin ng mga listeners, malamang listeners. May mga nakikinig sa atin na ganun pa rin. They are struggling to embrace their, sige sabihin na natin specific yung mga katawan nila, body nila. Anong ma-advise mo or kung may message ka sa kanila? Okay, ang masasabi ko lang, it's a process.
hindi siya yung instant na isang gabi, accepted mo na lahat. Kahit ako mismo, hindi ko din siya, hindi everyday nilalove yung sarili ko, may times na sobrang down. Pero, tandaan mo na, success is not a straight line. Wow! Yung self-love, parang success in self-love is not a straight line. Lagi siyang may paliko-liko. Basta, stick to your goal na gusto mo nang, kung gusto mo talaga kasi ng self-love, gusto mo ma-accept yung sarili mo na hindi ka susuko. Yun. Hindi mo susukuan yung sarili mo. Ang ganda nun, te. Tama ka. Ako din, lagi kong sinasabi na mahal ko na yung sarili ko. Pero hindi laging araw-araw ganun. May mga times din talaga na papatingin ka sa salamin. Lalo ngayon pandemic. Oh, lalo ngayon. Ten, dami mong time mag-isip. No? True. Ang daming mataas anxiety, maraming uncertainties. Ang ganda nung it's not a straight line yan na ang... It's a process. It's a journey. Hindi siya natatap. Mm-hmm. Hindi siya natatapos agad. Ano lang, parang... Ayun yung pinaka-goal. Ay, wait. So delete. Tama. Hindi ako ganito sa ibang mga episode. Siguro baka nahihirapan ako. Hindi ko alam. Kasi natatakot din ako magsabi ng mali. Kasi medyo ako issue din. Na. No? Oo. Mahirap eh. Hindi tayo expert. Oo. Parang ang hirap magsalitanan na embrace yourself. Ikaw din nga minsan sa sarili mo. Ay, feeling ko yun lang. You have to, It's a process. You have to show your vulnerability. Oo. Pero at least napagkwentuhan natin. Ha? Pero at least napagkwentuhan natin na mag-share lang tayo. Kasi hindi naman, Kasi ako din mismo, hindi din ako lagi yung parang proud sa sarili ko. May time na nade-depress ako, as in, hindi ako nag-Facebook, hindi ako Messenger, nagkukulong ko sa kwarto, nag-binge eating, stress eating, lahat. Ang dami ko, may times na pag bago pumasok sa work, wala akong masuot na damit, ganun. Same. Pero parang yun lang nakikita ko sa sarili ko, yung kasubaan ko, ganyan. So, hindi siya araw-araw na success. Hindi siya araw-araw na self-love. Pero, yun nga, ang importante na alam mo na it's a process, it's a journey, at babangon ka din. Basta huwag kang susuko. Yun lang yun. Huwag mong sukuan yung sarili mo. Tama, te. I agree. Ganyan din ako. Parang sa iba't ibang araw nga, talagang bigla na lang yun kakatok sa'yo. Ang anxiety, di ba? Totoo. Oo. Wala, laban ka lang din talaga. Babangon ka lang din talaga. Babangon tayo! Tayo! Hindi pa kasi, yung balik na tayo doon na surround yourself with people we love you no matter what. Yes, ang ganda niyan. Hmm. Toto. Kahit nilulokon na tayo paminsan-minsan, shout out to Dustin. Okay lang yan. Sili ko lambing lang din naman nila yun. Oo. Totoo. So, ako naman din, sa mga hindi naman, kung nandun naman sila sa other side na naging judgmental sila or judgmental sila sa weight ng mga tao, sa itsura, sa, siguro hindi, sige, hindi lang weight sa katawan, siguro sa mga appearance din. Ayoko mag-ano na stop judgment, being judgmental kasi minsan judgmental din talaga ako. Pero like, ang natutunan ko ay, natutunan ko to nung LTS1 eh. Parang everything has a reason. May dahilan kung bakit siya ganyan. Na, bakit siya mataba? Ah, takaw niya. Hindi din ganun. Baka may sakit siya or may napinagdadaan na siya, nahihirapan siyang kontrolin yung pagkain niya. Bawat mga tao ay may rason kung bakit sila ganun. Yun yung natutunan ko. Parang LTS1 pa lang. LTS ay literacy training siya sa UPLB. Parang ayun yung namin. Anong tawag doon? SIWA. Ano ba tawag sa ganun? Basta as isang subject ng college. Community service. Laging sinasabi, everything has a reason, ganyan. Pero nung mas na instill siya sa akin itong matanda na ako. Kaya hindi na rin ako masyadong judgmental. Minsan pa rin, syempre, loko-lokohan yan.
yun, lagi kong iniisip na may dahilan kung ba't siya ganun. Kahit yung personality ng isang tao, ano kaya nangyari sa kanya, bakit siya ganun? Parang, yun. Yun yung isa pa sa mga natutunan ko. Dami ko natutunan! Saka meron din ano eh, merong isang quote na hindi ko maalala, basta ang quote niya na, kung may isang bagay ka napansin sa isang tao na hindi niya kaya baguhin in 40 seconds, huwag mo nang banggitin. Parang ganun. For example, ang napansin mo, may tinga siya. Banggitin mo kasi may tinga. Madaling tanggalin. Pero kung yung tao ay medyo bis, at tinanggit mo pa, ang jubis mo naman. Ganyan. Tapos, in a negative way na sinabi mo yun na, hindi siya kayang kagpalitan ng tao in 40 seconds. So parang, huwag mo nang banggitin. Ang ganda. Parang, ano ganda. Siya, medyo match siya dun sa sinabi mo na, na-lost ako. Na, yun, may sarili-sariling battles yung mga tao. May sarili-sarili silang kwento. Na parang ganun. Kunyari, yung tao, baka may sakit siya. So, mapapagaling mo ba ang isang tao may sakit in 40 seconds? Parang ganun. Ang pansin mo lang sa tao ay yung mga kayang gawa ng corrective actions. Magulo yung buhok or may dumi, ganyan. Pero yung parang mga innate na bagay na hindi mo kayang baguhin na in an instant, hindi na siya para banggitin mo pa. Ang ganda. Gusto ko yan, te. Tama. Hindi ko yun alam. Magaling. Noted yun. Na... Hindi ko maalala nga yung quote. May ganun eh. Oo, si tama. Si Vin ko ata nakita. Shoutout kay Vin. Shoutout Vin. Lagi na siya shoutout dito si Vin Aranas. Ito, i-guess na talaga kita, Vin. Nag-iisip lang kami ng topic kasi pag matalino naman din masyado, ang hirap. Ma-highlight ang pagkabobo. Ang hirap, ang daming, pwedeng pag-usapan. So, ang ganda nun. Gusto ko yun, te. Sana na madami ding napulot dito yung mga listeners, mga jasters, mga kudaseriers. Nag-iisip pa ako kung ano itatawag sa mga listeners Te, thank you so much. Ang daming mong maganda, ang daming quotable ko. Parang, ang dami ko rin natutunan na akala ko, alam ko na hindi pa rin pala ganun. Ang ganda, ganda. Thank you, te. Okay lang ba? Bakit ka gumagano'n lang? Mag-crack mo. Ako din nag-enjoy. Ay, ganun. Nag-enjoy ka ba? Sorry. Oo, nag-enjoy ako, te, sa kwentuhan natin. Parang pagka nagkikita nga lang tayo, so yung mga pinag-uusapan natin talaga, hindi nawawala sa topic natin. Eto, no? Oo. Sorry. Saka, te, pag nagkukwentuhan naman tayo, ganito din. Medyo ang daming mga sinasabi sa buhay. Seryoso, yung may pulot, may nala, ayun din sobrang nagustuhan ko dito sa Kuda serye na nakikipagkwentuhan lang ako pero ako mismo natututo. Tama nga yun na parang sa conversation, ang dami mo natututunan din na kahit na tagal na nating mga magkaibigan, ang dami tagal ko ng kaibigan yung iba kong mga guest pero may bago pa rin na nabibigay. May bago pa rin akong nalalaman sa kanila. Ang ganda. Sobrang enjoy ko itong Kuda serye. So, please support everyone. Sana na-enjoy din kayong mga listeners. So, Kring, may gusto ka bang i-shout out? Or batiin? Shout out sa boyfriend. What? Sa fiancé. Sa fiancé for accepting me for who I am. Hindi na sinasabi sa akin eh. Hindi, promise. Siya yung like kong tinetext palagi na sobrang down ako today, telepon tama ako, ganyan, bloated. Tapos minsan may time mag-text ako dyan, panalagang pa din ako kahit ganito. Kasi talagang may mga araw nga na sobrang nadadown ako. Pero siya yung lagi yung nag-a-update sa akin na, di, love kita, no matter what, ganyan. Sexy ka pa din, girlfriend mo, gano'n. So, nakakaigit naman yun. Makakudaan. Okay. Hanap kayo ng tao na kaya kayong mahalin nga. Kahit ano pang itsura nyo. Saka pinagdadaanan. Support system talaga importante. Ang hirap naman, Jack. Saka mga pet. Sila talaga. Pag uwi mo sa bahay, kahit anong itsura mo, mamahalin ka ng mga pet. Love you, Chacha. Si Kring kasi talaga natin. Yung nagturo sa akin paano magmahal ng mga pets, ng mga aso. Siya, lahat ng
dalawang aso ko ay galing kay Green. Si Chacha and Rocky. Shout out. Kay Rocky, nasa heaven na. Isa sa mga pinakamatagal naming dog. Pero tayo, sige, balikan natin yung maghanap ka nga na someone. Ang tagal naman nung sa akin. Just, okay lang, sige. Abang, antay pa. Naiyak ako. Parang, ang sweet nun na siguro sa mga friends ko lang din siya na, ano, na nakuha. Pero at least ikaw, meron ka nga ding jowa na sasabihin sa'yo na inggit pala. Na maganda ka kay... Eh, sana naman matagpuan ko na yun. Just... Abangers. Shout out dyan sa mga singles. Diyos ko, ilang beses ko na yan shout out dito. Wala rin naman. Joke. Te, oo, ang ganda nun. So, te, thank you so much. Ang ganda nun. Ayun pala, hindi natapos yung pag-shout out mo. O, go. Baka meron pa. Wala na, te. Ay, syempre, sa parents ko, kahit na minsan lambing nila sa akin yun. Na, minsan malambing sila eh. Sabihin nila na, oh, kala ko ba, diet ka? Ganun. Pero, tingin ko, kasi yun yung way nila to support you. Minsan nga lang, medyo sarcastic. Pero yun, I love you all. Apo. Jaster, di ba si mommy ay Jaster? Si mommy, hi, shout out to mother. Thank you po sa pananood at sa pag-support. So, thank you, thank you so much. Ang dami kong pulot. Ako mismo, ang dami kong natutunan. Ang dami kong makapag-vision board. Mamaya magugupit-gupit na ako din ng magazine. Meron po siyang pinakita. Panoorin niyo to sa YouTube. Hello, I'm just happy. Ayun, te, salamat sa pag-guest mo dito at sa mga magaganda mong sinabi. Sobrang dami talagang quotable quote ng episode na to. Nakakatuwa. At sa mga listeners ng Kuda Serye, please i-share nyo to sa IG nyo kapag napakinggan nyo. Thank you so much sa palaging mga nagtatag sa akin at nag-share kapag na-listen na nila yung episode. Thank you. Sobrang nakakakilig. Hindi ako matatapos magpasalamat sa mga nakikinig at sumusuporta. Lalo na sa mga kaibigan ko talaga. Sobrang supportive talaga ng mga friends. Tama yung sinabi ni Kring na surround yourself ng mga, sa mga, eh, ng puta English kasi. Surround yourself with people na talagang susuportahan ka. Again, thank you for listening. Please follow Kuda Serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this episode on YouTube. Jazz Eberilla lang po. Makikisearch na lang. And you can also support this podcast at anchor.fm/Jazz Eberilla/support. Thank you so much, Kring! Happy. Happy ako sa episode na to. Magbabay na tayo sa mga Jazzers. Teto lala. Thank you, Te, for guesting me. Bye, mga ano Jazzers. Sabi ko magbabay. Delayed lang. Bye! Salamat po sa pag-guest at sa kikinig. Thank you, Te. Bye!